narito po tayo ngayon upang magkarga ng tinatawag na PET plastic. Go. Mga kabubog, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pansampung jumbo, mga kabubog. Ngayon mga kabubog, ikakarga po natin ito upang i-deliver sa delivera ng PET plastic. Ito po ang ating pagkakargahan. Ngayon mga kabubog, tingnan nyo po kung paano ko po didiskartehan, kung paano ko ikakarga ang 10 jambong PET na ito, mga kabubog. Ito nga pala mga kabubog, PET ito ay iniipo namin upang ibenta sa mas mataas na halaga. Ito nga pala ay sama-samang nilinisan ng aking mga kapatid. Kasi o mga kabubog, kapag ka itong mga ganitong plastic ay ibinenta nyo na may balat pa, ay napakababa ho ng halaga nito. Kaya pagka ito'y nalinisan, ay mas maganda-ganda na ho ang presyo at sa mismong gilingan na ho natin i-deliver. Ngayon ho, ito ho'y mag-ala ang pagkakuan. Ngayon, kung kukuha ho tayo ng sasakyan at tayo mag-aarkila, ay tayo tatalunin sa gastos sa pag-aarkila. Kaya gagawa na lang ho natin ang paraan na ikarga sa ganitong kargahan. Panoorin nyo po kung paano po namin didiskartehan. O, alin na kayo mga kabubog. Pagtulong-tulongan na po natin.
mahuli. Kaya abangan nyo po at samahan nyo ako sa ating pag-deliver. So yan mga kabubog, magandang umaga sa mga viewers. Natulog lang ako, umikli ng buko. Ayun, mga kabubog, ngayon po ay mga mag-aalas 6 na ng umaga, pero madilim pa mga kabubog. I-deliver na po natin yung ating plastic na ikinarga kahapon. Ngayon mga kabubog, pagka ganyang maulan, yan ang kinatatakutan ng mga nagdi-deliver ng plastic kasi malaki ang bawas sa timbang. So malalaman natin mamaya kung ilan ang babawasin. Silbing kuha na rin ito dun sa mga nagnanais na mamili ng plastic. Ilan ba ang binabawas pagka nababasa sa deliveran? Kapatid, samahan niyo ako. So pagkupunta na to, maya na lang tayo magkita-kita. Parating din po tayo sa deliveran. Grabe. Traffic na, maulan pa. Grabe. Deliver na po tayo. Mamaya, alalaman natin. Yan mga kabubog, nakabalik na tayo mula sa pag-deliver ng PET. Ngayon po, ay titingnan natin kung magkano ang aabuti ng ating kinita sa pag-deliver ng PET, yung ating kargang yon. So tuloy po natin mga kabubog. Ayan, panoorin nyo po. Ang kabuang deliver natin ay 310. So minus 5%. Ang natira, 294. Ang presyo sa deliveran ay 14 pesos per kilo. Lumalabas na ang tubo natin ay 6 pesos per kilo. So yung 16 kilo sa 14 times 14 ay 224. So ibabawas po natin yan doon sa tinubo nating 1860. Ibabawas natin yan. So 224, yan, sa moist po yan, yung 5%. Hindi na po masama yung 5% kasi basang-basa naman po eh, lakas ng ulan eh. So, ayan. Ito, 250, bawasin din natin sa pahinante. 100 sa gas. Sa 80, bayad sa timbang, yung sa weighing fee, 80. So, ang natira po, 1,206. Yun, malinis na po yun mga kabubog. Yun po ang kinita natin sa pagde-deliver natin ng kwan. Pagde-deliver natin ng PET. Ngayon mga kabubog, kung umarkila tayo ng kwan ng sasakyan, unang truck, ay malulugi ho tayo. Marami lang ho siyang tingnan pero yun lang ang tinubo natin. At kung maliit naman masyado ang ating kwan, kakaunti, ay lugi pa ho tayo sa pabalik-balik. Sa babaw kasi ng kalakal ngayon. So sa dami, dun tayo babawi. So para-para lang mga kabubog. Ngayon mga kabubog, abangan nyo po ang mga susunod kong mga video na ipapalabas. At lahat po ng mga pasikot-sikot sa pamimili ng buti,
sa pagja-jump shop, mga pamamaraan, kaunting kwento lang mga kabubog, no. Ako po ay 20 years nang magbubuti. At sa dami na po ng aking natutunan, experience, minsan sa Blay ay marami na po akong natutunan. Nakapagtrabaho rin po ako sa jump shop ng kulang-kulang 2 taon, kaya marami po akong natutunan na pwede ko pong i-share sa inyo. Yun lang po, at abangan nyo po ang susunod. Subscribe lang po, click the bell button. Maraming salamat po, mga kabubuhay.